All right. So, magandang umaga po sa ating lahat. Monday morning po, naway nakapag-almusal na po kayo. Ako po si Ivory Galang, researcher sa PIDS. And bukod po sa akin, nabanggit din po kanina na sa proyekto pong ito ay pinapangunahan po ng project director namin, research fellow 2, si Dr. Rowelano Briones. Kasama ko rin po si Mr. Jocas Latigar, a research analyst, at si Ms. Junaline Bayona din po, dating administrative assistant. Nais ko rin po sanang pasalamatan yung aming mga nakapanayam for this project. So, sa ngalan po ng aming team, maraming salamat po yung mga ahensya ng gobyerno, mga private companies, mga universidad, at mga farmer organizations po na nagbigay ng kanilang oras at kaalaman para po sa pag-aaral na ginawa po namin. So, marahil napanood niyo po kanina bago mag-start yung ating webinar, may mga pinalabas po tayo na iba't ibang mga videos na kung saan pinapakita po kung paano ginagamit yung mga makabagong teknolohiya sa mga taniman o sa sektor ng agrikultura. So, nakalagay po sa Philippine Development Plan for 2023 hanggang 2028, isa ang digital agriculture sa tinitingnan na makakatulong sa pagpapataas ng produktibidad, efficiency, access sa merkado, at environmental sustainability para tuluyan na talaga nating makamit ang isang modernong agrikultura. At ito yung mga tatalakay natin ngayong umaga. So, una, ito yung mga nais nating alamin. Ano-ano yung mga teknolohiya na meron sa buong value chain, agricultural value chain sa Pilipinas, simula sa produksyon hanggang sa pagbebenta sa consumers. Gaano kalaganap ang paggamit dito at paano nakakatulong ang mga ito sa mga magsasaka? So, kami po ay nagsagawa ng mga focus group discussions sa iba't ibang mga stakeholders na nakalista po dito, at snowball sampling technique ang ginamit namin para matukoy yung aming mga respondents. At ito din po yung mga areas na aming pinuntahan. So, sa kasalukuyan, ang sektor ng agrikultura na bagit din kanina ni President Corbeta ay nasa 10% yung contribution sa ating GDP. At yung bilang na ating mga magsasaka at mangingisda ay nasa 7 million. At karamihan sa kanila ay mga lalaki, nasa edad 50 pataas, nakapagtapos ng elementarya at high school. At yung kanilang mga sinasaka o tinataniman ay mas maliit sa 2 hectares. So, ayon sa Philippine Statistics Authority or PSA, ang digital economy ay halos nasa 10% ng ating buong ekonomiya mula 2018 hanggang 2022. At ang may nilabas na National ICT Household Survey noong 2019 na nagsasabi na 75% ng mga respondents nito ay may cellphone, so may ICT access, at 47% naman ang gumagamit ng internet. Ngunit yung mga nakatira sa rural areas ay mas mababa, nasa 36% lamang yung gumagamit ng internet. Kanina households yung pinag-usapan natin, ngayon naman ay tingnan natin yung sa mga negosyo o mga establishments. Yung orange na line, yan po yung naglalarawan sa kabuuan ng establishments na related, kabuuan ng establishments sa Pilipinas. Habang yung green or yung berde ay yung mga establishments na related sa AFF or Agriculture, Fisheries and Forestry. So makikita po natin na mataas ang porsyento ng may mga access sa computer at may access sa internet. Maliit naman yung porsyento ng mga gumagamit ng internet para sa kanilang negosyo at pagbebenta gamit ang internet. So, tingnan natin na hanggang 2017 lang yung data. So, maaaring mas mataas na ito ngayon. Lalo pagkatapos po ng pinagdaanan nating pandemya. So, lagi natin sinasabi na nangungulelat ang agriculture sector. Pero pag tinignan po natin yung innovation, sa usapin ng innovation,
yung large companies under the agriculture sector, actually, mas nangunguna po sila kumpara sa mga malalaking establishments sa services sector. Ngayon naman, tingnan natin yung mga magsasaka. So, halos kalahati lamang ang nakakakuha ng impormasyon, yung mga kailangan nilang impormasyon sa pagtatanim o pangingisda. At 42% ang nakakakuha ng impormasyon mula sa training, coaching, or mentoring ng kanilang mga agriculture extension workers, halimbawa. At maliit lang yung porsyento na gumagamit ng web or internet, nasa 4.8% lang. So, ito yung definition ng digital agriculture. So, it refers to ICT and data ecosystems to support the development and delivery of timely, targeted information and services to make farming profitable and sustainable while delivering safe, nutritious, and affordable food for all. At kunyari, ito yung ating value chain. Nandito ang mga bagong teknolohiya na ating nakita. Ayan. So magmula sa production hanggang sa pag-distribute o pagbili ng ating mga consumers. May iba't ibang mga makabagong technology na po. Ayan. So matagal na available o ginagamit sa ibang mga bansa itong mga teknolohiya na ito. Halimbawa, yung precision agriculture, kung saan very precise yung timing at sukat ng mga inputs na nilalagay sa kanilang mga taniman. So, nagsimula pa to noong 80s sa USA. Sa Japan naman, 80s din, meron na rin silang mga unmanned na helicopters for chemical application. At sa Ghana, sa bansang Ghana, nakita na may 20% increase sa income ng mga magsasaka na gumamit ng internet. So, meron po talagang mga benepisyo na dulot itong paggamit ng mga makabagong teknolohiya. Ngunit dahil sa kakulangan sa infrastruktura na pang-ICT sa mga lugar na malayo sa kabihasnan, nagiging problema yung hindi pantay na access sa serbisyong ito na tinatawag nating digital divide. Mamaya mas tatalakayin pa natin yung mga issue na yon. Sa ngayon, makikita natin na may apat na typology or hati-hati. Ito yung ginawa naming groupings dun sa ating mga technology. Una, yung decision support and protection of ecosystems. Pangalawa, agricultural production applications. Pangatlo, fintech. Pang-apat, yung e-commerce. So, itong nauna, ito yung mga ginagamit ng ahensya ng gobyerno para makapagbigay sila ng mga impormasyon at gabay sa mga magsasaka at mga komunidad. Ito namang pangalawa, ito yung mga direkta na ginagamit sa mga farms or ginagamit ng mga magsasaka. So, nakapaloob din dito yung mga automation. Sa fintech naman, ito ay may kinalaman sa kapital at yung sa e-commerce ay pagbebenta ng produkto. So, simulan muna natin sa decision support na platforms. Sa ilalim ng DA, nandyan yung PhilRice at masugid sila na gumagawa ng iba't ibang mga platforms tulad nitong PRISM na isang satellite-based na rice monitoring system na naglalayong magbigay ng tama at pinakabagong impormasyon tungkol sa produksyon ng palay sa bansa. Sa ilalim pa rin ng DA, nandyan din yung Climate Resilient Agriculture Office na naglalayong matulungan ang mga farming communities na sa pag-address sa mga problemang dala ng climate change. Meron silang tinatawag na National Color-Coded Agricultural Guide Map or NCCAG na nagpapakita ng mga suitable na crops para sa iba't ibang lugar sa bansa. Pinapakita rin sa mapa na to ang vulnerability ng mga lugar sa climate change. At ganito rin yung layunin ng Project Saray, na pinapatupad naman ng UPLB at iba't ibang mga SUCs at iba pang ahensya ng gobyerno. Layunin din ito na i-climate proof ang agrikultura sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon sa suitability ng crops sa bawat lugar sa bansa. Para naman sa mga apps na maaaring gamitin ng ating mga magsasaka, nariyan ang RCM or Rice Crop Manager, kung saan nagbibigay ito ng impormasyon upang
nagbibigay ito ng rekomendasyon ukol sa tamang timing o sukat ng pataba para sa lupa ng bawat magsasaka na magre-register dito. So ito ay pinapadala via text or pwedeng pinaparating ng sa kanila ng mga agricultural extension workers. So nasa 30% yung uptake ng technology na ito. At meron ding mga apps na gumagamit ng artificial intelligence or AI para malaman ang uri ng damo, ayan yung idamuhan. At meron ding app para malaman o makapag-report ng peste itong SpeedTech. Sa automation naman, nakita namin sa Central Luzon State University na meron sila mga dine-develop na mga automated furrow irrigation system, indoor agriculture with sensors, andyan din yung mobile solar pump. Ngunit hindi pa ito nakakommercialize. So karamihan kasi sa mga nakakapagpagawa ng mga automation or smart farming ay yung mga malalaking kumpanya dahil sa sila yung may kakayahan na makapaglabas ng malaking halaga para sa investment cost sa structure at mga equipment. So meron din tayong crowdfunding platform tulad ng Capital kung saan pwede kang mag-invest ng 5,000 hanggang 15,000 sa isang farm at maaari itong kumita ng ilang porsyento sa net profit ng isang farm. So sa larangan naman ng e-commerce, ito, napakarami ng ating mga applications na available na maaaring gamitin. So hinahati namin sa apat na types itong mga e-commerce apps. So andyan yung online marketplace. Ito yung katulad ng Shopee at Lazada na third-party platform kung saan pwede ka mag-order, magbayad at magpa-deliver doon na mismo sa kanilang platform, kumbaga complete package na sila. May mga cooperatives kami na na-interview na meron silang binibenta sa Co-op Biz. Ito yung platform ng CDA. Ngunit mas pinipili nila na magbenta sa Shopee. So, kumbaga, mas marami silang nabebenta through the shopping platform. Sa online retail naman, mismo yung mga organisasyon yung namamahala sa kanilang online platform. So, tulad naman ng Mayani, sila ay may malawak na network ng mga magsasaka at mangingisda at marami rin silang partner ng mga commercial stores at supermarkets. Ito namang pangatlo ay yung tinatawag naming hybrid. Hybrid kasi katulad sila ng online marketplace, ngunit hindi kasi kompleto yung features. So, itong Co-op Biz, tulad na nabanggit ko kanina, no, pwede kang mag-order dun sa kanilang platform, naaayos na rin yung logistics dun, ngunit wala pa silang payment facility. Itong pang-apat, yung panghuling type natin sa e-commerce platform ay tinatawag namin online market information kung saan nagbibigay lamang sila ng impormasyon tungkol sa mga sellers. Pero walang paraan upang doon na mismo makapag-transact sa kanilang platform. So, ang mga halimbawa dito ay yung Go Local at Pili Marketplace. So, para sa prospects ng mga na-discuss natin na technology. So, para sa prospects and decision support tools, makikita na ang basa namin dito ay magiging mas laganap pa siya. Ngunit nangangailangan siya na mas maraming investments dahil very costly yung pag-support dito sa mga technology na ito. And meron din kaming nakita na pagkakaiba sa rekomendasyon ng iba't ibang apps or platform tulad ng sa NCCAG at Project Saray at dapat maisaayos ito upang mawala yung mga kalituhan sa mga magsasaka. At nakita rin namin na very inclusive yung decision support systems. So sa agri-production applications naman, may mga pag-aaral na napatunayan na epektibo ang RCM sa pagpapataas ng kita ng mga magsasaka. Ganun din yung AMIA at sa Saray na nakapag-enhance sila ng efficiency at nakapagpababa ng waste. So, next. Ayan. So, karamihan sa mga gumagamit ng app
Nakita namin na sila yung medyo mas bata na mga farmers. At yung mga matatanda nating magsasaka, nakakapagbenepisyo pa rin sila sa mga applications na ito sa tulong ng mga agri-extension workers. So nakadepende gaano kadala sa pagdalaw sa mga farmers yung magiging adoption ng mga applications na ito. So, merong mga ginagawa ang gobyerno upang mataas ang internet connectivity sa mga remote areas. Kasi nga nabanggit natin kanina na merong digital divide na tinatawag. Ano. At nakikita rin natin na kahit na hindi gaanong naabot ng internet sa kasalukuyan yung mga malalayong lugar, merong mga masisigasig ng mga organisasyon na talagang nagpupunta dito sa mga lugar na ito. Nagagawa pa rin nilang ma-i-link yung ating mga producers sa mga mamimili. Sa prospects naman para sa fintech at e-commerce, so nakikita natin na medyo nahirapan lang tayo sa pag-assess para sa fintech dahil sa kakulangan sa datos. Sa e-commerce naman, yung online market information systems, masyadong limited lang yung nabibigay nila na features at nakikita natin na mas magiging epektibo sa B2B or business to business yung e-commerce dahil sa mas dahil bulto yung pag-order ng mga produkto. Kaya mas mababa yung nagiging porsyento ng mga delivery fees, so mas efficient compared pag B2C or business to consumers kung saan mas tingi-tingi yung mga transactions. At nakikita natin na kailangan magkaroon ng clustering ng farmers at fisher folks. Magkaroon sila ng mga organisasyon at kooperatiba para mas makapag engage sila sa e-commerce dahil magastos at kailangan bultuhan din yung supply na ilalagay natin sa platform. So sa aming recommendations, ang i-highlight ko lang sa umagang ito ay tatlo. Una, kailangan magkaroon ng unified na data set, advisory government decision support systems. Kanina nabanggit nga natin na kailangan pang i-harmonize kung merong mga magkasaliwa o taliwas na mga rekomendasyon yung bawat apps na supposedly ay pareho yung nakikita nila. Ayun, kailangan ayusin yon para mawala yung kalituhan at mas maging epektibo yung paggamit ng mga impormasyon na binibigay nila. Pangalawa ay magkaroon ng centralized na repository or portal for all the government applications. So nakita natin kanina marami yung mga apps na available naman pala. So hindi natin sinasabi na magkaroon ng isang application para sa lahat-lahat na. So ang sinasuggest lang po natin ay magkaroon ng isang portal na kung saan nakalagay na doon, nakalink na yung iba't ibang mga apps para mas madali para sa mga farmers at kung si, alimbawa, yung mga agricultural extension workers din, may isa na lang po sila na pupuntahan at pipiliin na lang nila doon kung saan yung nararapat na ano na application na nais nila. At panghuli ay mag-establish ng isang centralized e-commerce online marketplace para sa mga MSMEs na nagbebenta ng agri-food products. So ito naman po parang ang ina-envision natin dito ay iisang government e-commerce platform maaring through DTI para ma-consolidate yung iba-ibang platforms and ganun din para hindi na magkaroon ng mga kalituhan. Mas maganda po sana na iisa na lang yung ating e-commerce platform. So, ayun lamang po at hintayin ko na lang po later kung may mga gusto po kayong linawin or may mga tanong po.